design. Hindi ko na sasabihin sa inyo, pero para ano, surprise kumbaga. Sa watermelon, ito yung mga gagamitin ko. May watermelon tayo. Tapos si melon, may lemon. Yan, the same time may toothpick tayo. Iyan ang ginagamit din natin, importante yan. May barbecue stick. Saka may grapes, no? Red radish. Saka red apple, cucumber, saka carrots. Sa pamamagitan niyan, gagawa tayo ng dalawang klaseng design. Sana guys, panoorin nyo at tapusin para makita nyo rin kung paano gagawin. At bago nyo panoorin guys, para ano, masarap, subscribe nyo naman ako at saka i-hit nyo na yung ano, bell, para pag tuwing may i-upload ako, para mapanood nyo lagi. Kaya ako sinabing ano yung easy step to cut fruits, kasi kumbaga guys, hindi na natin kailangan ng mga cutter pa. Kutsilyo, simpleng kutsilyo yan, magagawa na natin yan. Magagawa natin kung anong klaseng design, kung anong mayroon tayo. Titingnan nyo yung watermelon. No? Yung watermelon na yan, ibig sabihin reject yan. Kaya para hindi masayang siya ng diretso, pwede nating i-design. Ito yung mga bagay-bagay na kumbaga, kahit sa huli niya, mapapakinabangan siya. Kita mo yung cucumber natin, no? Mga medyo ano na, yung mga lanta na siya. Pero sa design, yan yung magagamit natin. Okay guys, let's start. Start na tayo. Unahin natin sa melon. Combination siya at saka yung watermelon. Ito yung mas mabilis. Sige lang, sapato natin. Kat natin ang konti rito para may papatong natin yung isa. Pero kung mas maganda, kung meron kayong mas maliit, yung gagawin natin pagbolo, mas maliit. Oops! Gagamit tayo dito. Ito, tutusok mo lang sa gitna. Para ibig sabihin hindi madamage masyado yung prutas, no? At pwede mo pang gamitin. Ah. Ito na siya. Sige, siyempre, susuportahan natin yung sa ilalim. Kasi baka bumigay. Saglit lang ah. Kaya tawag sa. Sa gitna pa rin para mapakinabangan pa yung prutas. Okay. Tapos kasunod nun, ito. Ito yung pinakailong niya. Kahit mo lang ng pulang-pulang kalahati. Eh. Tapos ito na yung toothpick na gagamitin natin. Tusok natin siya dito. Ididikit natin siya sa itaas ng watermelon na isa, ano, melon, kung saan yung maganda itsura, no? Na magiging parang mukha. Pero magiging mukha siya. Okay. Yan siya. Mamaya, pakita natin. Tapos, iharap ko lang sa akin para surprise nga, surprise. Kasi ito, kukuha tayo ng para sa magiginte nga. Ikat ka ng dalawang side ng orange at ilalagay mo naman siya dito.
kukuha ka ng pwede mong ito tip o pwede mo rin itusok na lang dito ng konti. Supportahan na lang natin ang cockpit para hindi siya malaglag. Ito na guys, balansin mo sa kabila. Ayan na. Wala masyadong ano to. Wala na masyadong kumbaga cut ng sabi niya kinakat pa ng gusto. Kumbaga putol-putol kabit-kabit lang. Tapos yan yun. Wala na kayo para masaya. Nakaw kaya yung video natin baka naman masayang yung pa-check naman. Meron akong ano. Hindi tayong kumpare kung tumulong sa akin ng maging videographer. Diba, ito na yun, no? Yung mga kera, yung mga ano, cucumber, pinamit ko na. Pinamit ko na siya. Para ano, tama guys, oh. Simple lang, di ba? May kulang pa. Ito, ilalapag mo na lang dyan, oh. Parang paa niya. Ito na guys. Tama di ba? Hindi tayo masyadong nag-aksaya ng mga prutas at kung anong ginamit natin. Kumbaga, yung dinisay natin, pag tinanggal natin yan, kahit sa anong bagay, pwede pa rin natin gamitin sa susunod. Kaya dapat, kung mag-design tayo, hindi yung focus natin design lang, dapat, ano yung din natin? Isipin natin na pwede natin pang pakinabangan. Yan ang importante. Sayang, mahal yung prutas ngayon. Mahal yung mga bibili. Tsaka pandemic pa. Tapos sa kasunod natin gagawin guys, yung ano, no? Sa watermelon naman. Sa watermelon, kukuha, kailangan ko lang ng kutsara, no? Kukuha mo na ang kutsara. Ito na, malaki-laki. At saka siyempre, kumplito tayo bago tayo gumawa. May ang tayo, garbage sa tayo para
dire-diretso na. Tulad na sinasabi ko, yung watermelon na to, ano na siya, expired na, expired. Katatanggalin na natin siya ang laman at ilan-diretso natin sa basura. Kumbaga, malaga yung ano, habang gumagawa tayo, kahit sa anong klaseng trabaho, lalo na pagdating sa, nasa ano tayo, pagkain, dire-diretso ang trabaho, pero maintain ang linis natin. Okay guys, ito na. Ngayon, papantayin natin siya. Alam mo kasi, kaya ako nangisipan na gawin ito kasi parang gusto kong maalala yung balon sa amin. Alam mo yung balon sa amin guys? Kaya ito yun. Gagawin ko itong balon lang sa amin. Tapos yung tipong ano, pagka umaga eh, doon malapit sa ano niya, sa may, sa bitan ng timba, may maya, ito yun. Ito yung balon na to, ha? Kaya, panoorin nyo guys, para kahit papano, pag walang watermelon sa probinsya, kung nasa probinsya ka, pwede mo gawin buko. May matalim ka lang na itakpo doon din mo. Pwede mo buko. So, ito na siya, no? Pwede mo na siya muna. Ito yung mga carrots. Yun ang gagamitin natin. Ngayon, kukupihan natin siya para magmahayin ako. Kukurtihan natin siya na magiging parang 2x4 na kahoy. Matigas. Alam mo bakit matigas? Dahil mapuro yung tiyo. Medyo mapuro. Kumbaga ang gamit ko ngayon guys, kung anong mayroon, hindi na ako naghanap ng, hindi ako naghanap ng kung ano pa. Kasi sa totoo lang, mga cutter ko, naiiwi ko na. Eh, huli lang na, huli ko lang naisipan na mag-vlog. Kumbaga, siguro pagkano na lang, pagbalik ko ng Pinas.
masyado malaki yun. Bakit hindi lang yata. Iba yung tibayan lang natin ng konti. Kasi baka may magigib na ano eh. May magigib na para-para guys. Magdumahan natin. Ayan na guys, no? Siyempre, gagawa natin ng design. Katat natin yung dilim. Basura guys, bawas basura. Tapos ngayon ito na siya, no? Nalagyan ko lang siya dito guys. Huwag mo na itanong kung bakit may tupik doon, ah. Pero makikita mo yan. Ito, gagamit tayo ng lemon. Ito na yung timba na gagamitin natin. Tatanggalin mo yung laman.
Tapdi sa kamay, guys. Isugat yung daliri, guys. Ito na. Tapos, kukuha ka pa rin yung carrots, no? Gagamitin mo. Parang magiging ano siya. Handle. Ito ba ito? Yung tali na pinakita ko sa iyo, pinakita ko sa inyo, lagyan natin siya ng tali. Gagamit pa rin tayo ng tuktik yung kabila para hindi malaglag. Ito na yung tuktik. Kung tatanungin mo, para isabit natin sa dito. So guys, ha? Para pag nagigig ka, siyempre, hindi bitawan mo lang yung tali dito. So, no? Kasi igig ka, hihilahin mo lang siya, no? Hihilahin mo lang siya, pwede ka na pag-igig. Pero hindi pa tapos yan, guys, no? Kasi siyempre, nasa gitna ng palayan yan, eh. Nasa gitna ng palayan, yung balon. Kasi doon ang maraming tubig, eh. Kaya doon lang nilagay ni Tata Kanor. Si Tata Kanor, kilala mo yung Tata Kanor. Guys, yung kapitbahay natin doon. Kung nasa palayan yan, sa gilid ng palayan, siyempre lalagyan natin ng ibon, guys. Ito yung maya, no? Yung maya, with tradition, ah, guys, ilalagyan natin sa dito. Tutusok atas yan ang stick parang mata niya. Okay, guys, ha? Isa pa para may magandang tsura niya.
kung sa display guys, kung nasa pasyon kayo, kung may cut clothes kayo, pwede nyo ilagay sa loob. Yun talaga pinaka-focus niyan. Yun yung mga cut clothes, no? Halo-halong cut clothes mix, pwede nyo ilagay sa loob. Dito sa loob na to. Kaya ganyan siya, no? Yun yung pinaka-focus. Kaya may butas siya. Pwede rin yung watermelon mismo, ibalik nyo dyan. Pwede naman kaya mix. Mix clothes na cut nyo, pwede nyo ibalik dyan. Yan talaga pinaka-purpose niya. Okay guys. Tapos na tayo. At yan na yung pinaka ano ko, finished product natin. Ano? Finished product natin. Panoorin nyo. At tingnan nyo mabuti. At huwag nyo kalimutan guys yung ano, yung pwede namang subscribe nyo, oh, tsaka yung i-hit nyo na yung bell kumbaga para dikit na dikit, at tsaka makikita nyo sa susunod pa kung ano yung mga iba vlog ko, mga protas, mga cut-out design, mas marami pa guys, marami pa, mga simple lang yan yung sinasabi ko, hindi mo na kailangan ng maraming kung ano-ano pa, mga cutter-cutter, mga cutter-cutter, kung kaya namang gawin sa simpleng kutsilyo, gawin natin na simple at mabilis, easy. Hindi mo na kailangan pag-isipan pa, hindi mo na kailangan gawin pag-utak mo ano yung gagawin mo. Panoorin mo lang itong video ko, doon mo makukuha, pati mga kasunod pa niyan, makikita mo. Okay guys, maraming salamat, panoorin niya. Focus lang natin guys, no, para makita nyo yun, diba guys, parang simple simple lang. Malaki lang masyado yung watermelon natin. O di naman kaya, kaya dapat dinugtungan ko siya hanggang dito, no? Para maging pantay label tong ano na to. No? Pero kung gagawin nyo sa eksaktuhan, mas mabuti kung mas maliit yung watermelon. Kung hindi naman, dugtungan nyo to. Itong ano na to, carrots na to hanggang dito para maging straight siya. Para magandang tingnan, no? Yun ang ano natin. Yun dapat ang gagawin. No. Okay guys, no. Maraming salamat sa inyo, no. Sana mag nagustuhan niyo. At hanggang sa susunod nating pagkikita, at panoorin niyo naman. At i-subscribe niyo yung channel ko, para lagi tayong magkita. At saka, siyempre, i-hit nyo na yung ano, bell para dikit na dikit at lagi tayong magkikita talaga. Okay guys, maraming salamat. Huwag kayong magsawa. Huwag ka magsawa sa akin, ha.